WIC. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa TWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa TWIC. Programang pwede kang mag-lutsak. Pero pwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista. At ang programang Karambola sa TWIC. Karambola. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Today is October 23. It's a Friday. DWIZ text line 0999-376-6768. Ulitin po natin 0999-376-6768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming if you have a signal. Hopefully, don't have Converge. Don't forget to like and share. Ang galing mo magpatama. Ah. What? Ikaw, ano? Me? Uh-huh. Make patama? Wala kang ganun, ano? Wala. Hindi ka marunong na. Hindi ka nagpapatama. Yung mga parinig, yung mga tipong, hello, Globe, nag-abala pa kayo mag-data. Hindi, wala kang ganun, ano? Wala. Hindi ka marunong. What? Yes. So when you see me raising my hand, trying to get a signal, Globe naman yun. Hindi naman kasalanan ng Converge yun. Wala. Although indirectly, siguro kasalanan ng Converge kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming connection. Eh, kailangan maintindihan natin ng Converge. Dahil mag-IPO na yan eh. Di ba Monday na? Mag-IPO like na, kaya busy-busy sila. Yung mga service nila, eh kailangan na muna, tsaka na yan. Masyado tayo mareklamo. Mareklamo. Mareklamo tayo masyado. Parang yung ano. Ano ba naman yung mahigit isang buwan na walang service? Reklamo ka na agad. Dapat ano, mapasensya pala ako. Mapagpasensya ka. Eh buti ako. Sana kung may padala sila man lang cookies o kape. Ayun. Yeah, yan. Kape. Ganyan. Yeah. Magandang umaga sa mga taga-YouTube natin. Pa-kape naman kayo para di mainit ang ulo ko. Daming hanash kasi online lately. Eh. Oo. Yeah, ano na. Yung mga ano, kaya ako nagbabaon media na lang ako ng kape. Ayan. Dahil napansin ko matumal ang pa-kape. Matumal daw ang pa-kape. Hindi ka naman nagpa-kape. Hindi ka rin marunong magparinig. Hindi ako nagpaparinig, ha? Hindi. Ako nagpaparinig. Di ano? No. The master of the game. Okay. So pwede na? Pwede na raw? Pwede na. Pwede na. Pwede na yun, ano? Pwede na. Parang ngayon ho, ang laman ng balita, siyempre, nandiyan pa rin yung DPWH. Of course. Nandiyan pa rin yung sa bigas. Dahil ngayon, mukhang sinisisi na mga co-ops. Hindi mo mawawala yun. And then, napakaliit lang naman ang volume nila sa importation. Kung may illegal mang ginagawa, ang liit-liit. Hindi na, compared do sa corporate importation ng mga dambuhala dyan, well, napakaliit nung kanila. O, sa DPWH, yung corruption na naman. Wow, mukhang lalaki yan. Although wala pa rin investigation sa house. Okay, ganda yan. At saka siyempre, iyang showbiz. Ay, showbiz. Ano ba yung showbiz na yan? Hindi ko naiintindihan. Hindi ka na. Naiintindihan ka eh. Mas gusto ko pa yung sa Pope. Oo. Yung LGBTQ+. Plus. Meron ng additional ngayon na, di ba? Kasi you can also identify with, medyo complicated na yung plus ha. So, there are people who ano ho yan? Lesbian, gay, queer, bisexual, queer, at ayun T, transgender, trans at queer, queer at saka may plus pa. Basta yung hindi na-include doon. Plus, kusin yan. So, ang kaguluhan ngayon is supposedly the remarks made by the Pope. Well, simple lang naman yung dating sa akin noon. Wala na makinalaman sa Catholic doctrine or faith yung sinabi niya. Ano lang yun, yung kanya, yung opinion niya na bakit hindi pwedeng legal? Yeah, something yun. Legal ho yun, yun daw na mga gay couples. Meaning gay couples, lahat na ho yan, ano, yung LGBTQ. So, wala siyang, no discussion whatsoever on the moral and theological aspect.
Same-sex marriage. Ano, apparently, yung translation, kasi of course the Pope speaks usually in Italian. It was a documentary. And the documentary was ano months ago pa. Ngayon na lang talaga nilabas because they were taking some of his remarks individually. Okay. Ina-analyze yung mga sinabi niya doon. So that was several months ago. Ang sabi niya is, yun nga, with the translations, nagkakaroon ngayon ng konting controversy about what he actually said. Okay. So, some have translated it to mean that what he said was, gay people have the right to be in the family, they are children of God, they have a right to a family, no one can be thrown out of the family, or make life impossible for that. Uh-huh. What we have to do is a civil, and this is where it's controversial, he either said civil union or civil coexistence law. Mm-hmm. They have the right to be covered legally, and I defended that. Ito yung ano. If it is civil union, some people seem to think that this is an endorsement of gay marriage. Of course not. Diba? Because if he meant marriage, he would have said marriage. Some people say that what he says is simply civil coexistence law. So hindi marriage. Which still would amount to a union or a partnership that is recognized by law. Well, sa akin, in the legal sense, it doesn't matter. Union or marriage, it doesn't matter. Basta nandoon yung protection afforded by the law to the couple, whether they are same-sex. So what are they being defended about? Hindi naman yung terminology dyan ng marriage yan or union yan. I think it is more also the intent. This is like giving, rendering unto Caesar what is Caesar's. Kasi yung batas, wala namang control ang simbahan dun eh. Wala. Diba, wala. Separation nga eh. Ang sinasabi niya is that the law should protect them. The law should protect them not being thrown out of their families. Ayun. Diba? Diba meron ng ganyan sa US? Yes, civil unions. Well, except states. In some states. In some states, it's actually called marriage. Okay. Diba? Yeah, well, it's terminology. Matter of terminology. It can be a union or a marriage, whatever. But the thing is, they have protection under the law. Pero they enjoy the same privileges or whatever, obligations, duties under the law. Yung man and woman na union. And maski nga hindi kasal eh. Yun. Pwedeng, di ba? Pwedeng magkaroon ng protection under the law. Maski hindi kayo officially married. Yan. Pwede yun eh. But what are they being protected about? Lost in the discussion, kasi minomonitor ko yung mga, I'm not taking sides here. I'm just really for the law. For me kasi, it's about equal protection. Okay. Kasi, sa batas natin, for instance, meron kayong partnership. Nire-recognize dun sa ating family code, partnerships without marriage. Okay. So, and then two distinct kinds. There's one partnership na capacitated to marry sila pareho, pero they didn't get married. Uh-huh. And mas malaking benefits nun. And then there's the union where hindi capacitated to get married, one or both of them. Pero we still recognize that union. Ibig sabihin, kunwari, may asawa yung isa. Hiwalay, walang annulment. Pero nagsama sila with somebody else. The law covers the property of those two people. Uh-huh. So, para sa akin, we're just extending it what a little more. What do you mean the law covers? Ano ibig sabihin? Nire-recognize yung partnership, yung conjugal partnership nilang dalawa, well, not conjugal kasi walang marriage. Kunwari, you live together. Okay. You're capacitated to marry but you don't get married. Live-in. Kasama kayo. Pero you're qualified to get married, you mean? Meron din, pero nire-recognize din yung isa sa inyo, kunwari, married kayo to somebody else, you didn't get an annulment, hiwalay na kayo. Uh-huh. And then you live with somebody else. Okay. May property din. Yung dalawang yon, meron ding property relations na kinikilala yung batas. Ng batas, okay. So, and in fact, some doctors or some hospitals, they recognize na, hindi nga sila married, pero
they live together, sige na nga, in an emergency, kunin ko na lang yung consent mo. Yan. Kasi wala namang iba. If you're going to wait for the consent of the next of kin, edi baka maghahagilap pa kayo. Oo, baka wala. Mga ganyan ang very practical ang law, no? Mm-hmm. Sa ganyang bagay. So, parang, and that's in our family code. Mm-hmm. So, yung sinasabi ko lang dito is, for example, there is a union, but they're both not capacitated to get married kasi nga, mali yung gender. Mm. So, nire-recognize natin that these unions must have some kind of legal protection or coverage. Kasi, kunwari, they've been together for 30 years. They built up their own property. They own it together. Or the other helped the other to, ano, to acquire the property. Let's say, may lupa, may bahay at lupa sila. Mm. Tumulong yung isang partner, pero nasa pangalan nung sa, kay partner B. Okay. O, kung namatay si partner B, ano yung right ngayon ni partner A? Eh, siya yung tumulong gumawa na magpundal nung bahay at lupa na yon. Okay. Under the law, yung legitimate heirs lang. So, kung walang anak si partner B, mga kapatid niya, okay, or parents. Parents niya muna, or mga kapatid niya. Uh-huh. Eh, kung magkakaaway lahat yun. Ayun na nga. Diba? Yun. What if they don't approve of the lifestyle? Sa kanila pa rin pupunta? Uh-huh. Wala na si partner A? Uh-huh. So, we recognize that there's inherent injustice dito. Uh-huh. Sa mga ganyan. Under the, in the eyes of the law. Mm. Maganda nga yan eh. Uh-huh. Very practical. Consent. Uh-huh. O, kunwari, medical emergency. Bakit kayo? Sa kumbaga ang offshoot nitong lumabas na balita tungkol sa documentary on the Pope. By the way, hindi ho pronouncement 'yon sa Pope. Pero matagal niya nang pinagtatanggol yung mga same sex you know, the LGBTQ. Sabi niya mercy, they're also sons of God. Okay? Tayong mga hindi ganon, we're different, they're different, kailangan meron ding mercy. In other words, tolerance. No? Yun yung kanyang preaching. Ngayon, dito naman, hindi na sa legal pa rin lumalabas. Ano na raw ang ginagawa ng Duterte administration? Mm. Ba, nasisi na naman yun. What? Nasisi na naman ng president. Wala ang kamuang-muang, ha? Oo. Bigla kasi lumabas itong sa Pope. Bigla nga naging issue. Anong ginagawa ng Duterte administration? Ibig mo sabihin? Ngayon lumabas na Pope, dapat mataranta ang Duterte administration. At magwala, gumawa ng lahat. Diba? Para, change the face of the earth. Para magbago. Diba? Hindi, kasi even, wala pa nga naman batas dito sa atin. But I remember, Trixie, earlier in the Duterte administration, sinabi ni ng Pangulo, ako wala ako objection dyan. Mm-hmm. Diba? In fact, sympathetic ako. Yun. Sa kanilang dinadanas. Diba? Wala ho tayong problema doon. Ngayon, para sisihin mo yung Duterte administration, bakit walang batas? Palagay ko doon kayo sa Kongreso. Magtanong. The president doesn't make the laws. Dapat daw, ito ha yung headline urgent, ng Inquirer. Philippines should take cue from Pontiff's pronouncement. Number one, it was not a pronouncement. No. Was it was a comment. It's not a... It's not doctrinal. Hindi nga. Nag-comment lang siya sa documentary. You got it all wrong again. This is not an ex-cathedra statement. No. Okay. Tapos, bakit kung mo nagsalita yung Pope, dapat sunugan, parang nasusunog na yung ano? Yeah. Yung upuan ng presidente and therefore he should be jumping. Ganon? Hindi rin naman parang tayo. Parang kasama ata nung. Kasama ata nung kung ganon tayo. May magsalita lang ano ba nangyayari dyan sa legal front sa atin? Why is it not moving? Why is what not moving? Well, yung, because there are a lot of people who are opposed to it. Diba? Initial CBCP. Comment nga ni Tito Sen, is that not gonna happen? So, a CBCP against dyan. Maraming Katoliko against dyan sa batas na yan.
It's such a contentious issue kasi nagahalo yung moral, theological, tsaka legal. At tsaka legal. Okay. Sa theology ho, maraming debate dyan. Ngayon, yung moral, para sa akin, yan ay personal. Okay. Although mayroong moral talaga na applies to everybody. Okay, moral standard. Pero mainly kapag ganyan, yung mga ganyan, conviction personal. Ngayon sa legal, dyan ho nagkakahalo ang balat sa tinalupa. Paano kaya yan? CBCP? Biglang-bigla, meron ng issue against Duterte. Di ba? Tagal-tagal na yan. Ayaw mo pang kumpa. Lahat na lang. Kasi daw he's vacillating. Vacillating? He's vacillating. Di naman. What? Hindi ganito ha. Ganito ha. Ang worry ko kasi is that there's so much to clean up. Ilang taon, dekada ng kapabayaan na ini-expect natin isang tao magliligpit. Diba? Parang ano, Hercules and the Aegean's Tables. Di naman kaya. Di naman rin demigod pa si, ano, si Pangulo. But that there are, what we have to do is prioritize. Yun nga yung corruption for every person that he gets out of office, there are 10 people who should also be thrown out. Okay. But who have to go through due process or who have to, ano, or ganito there has to be basis. Binibigyan ng distinction yung marriage in the religious sense at saka yung civil union. Nilalagyan ho ng linya ngayon yan. Yan ang uso anywhere in the world. Pero dito sa atin, mukhang hindi natin matanggap na magkaiba yung civil union at saka yung kasal sa simbahan. There's magkaiba a reason we don't use the term marriage. Pero kasi, pinaghahalo ng CBCP yan. So, in fact, one of the reasons we don't have divorce in this country is because of the participation of church people in the 1986 convention for the 1987 constitution. Ito yung mga handpicked ni Cory. So things like, of course, many people don't agree with abortion. Pero ako, from a legal perspective, they actually put it into the constitution that life begins from the moment of conception to prevent abortion laws. Pero they also said that things about like the marriage as an institution which must be protected by the state. That is why sa atin, unlike in many other jurisdictions, kapag nagpaanal ka ng kasal, ia-appeal yan ng Solgen to the higher courts. At i-defend yung kasal ninyo kahit ayaw ninyo ikasal. Ayaw na ninyo yung kasal nyo. Ayaw na ninyo yung partnership nyo. Pipilitin kayo ng state. Yung state ipaglalaban na hindi dapat kasal kayo. Where have you seen things like that? Bizarre things like that? In our constitution, which is guaranteed. Oo, yun na same-sex pa yun, ha? Ngayon, wala pa yung same-sex dyan. Wala same pa sex pa yun, pero different sexes pa yun. In our family code, that marriage is only between a man and a woman. Pero hindi, kasalanan talaga ni Duterte yan. Kasi, ganito raw vacillating. Nung una, payag siya. Pagkatapos, hindi na, parang tumamlay na. Okay? Paano, hindi, ayon daw sa survey ng SWS dati, against ang Pilipino sa na maging legal ang same-sex marriage. Okay. Kasi mali yung tanong. Bakit marriage may official ganon na merong kasi ang marriage may connotation niyan ng religious rights. May rights and everything, so igagawin mo legal. Gagawin mo legal yung marriage, hindi. So, ang sinasabi ng presidente, yung civil union, gusto niya yun. Yes. Kasi walang kinalaman yun sa religion. Civil union eh. Kumbaga, wala kayong pwedeng, hindi nyo kailangan magpunta sa altar dyan, civil union. Kumbaga, kontrata lang yan eh. Di ba? It's just like an ordinary day-to-day transaction. Except that the state does get involved in this union. Na i-recognize lang ng state
na sige, meron kayong karapatan, union nyo and everything. May consequences din. Oh. So yun nga, what we're trying to do is recognize na same gender, same sex partnerships, pwede silang mag, they can be guardians, for example. So kung may anak si partner B, pwede namang i-adopt ni partner A, which is what happens pagka, even with unions na, na walang marriage, you can actually adopt your partner's child. Ang problema kasi yung ating batas, Trixie, sinusunod yung doctrine ng Catholic Church. Halimbawa, family code. Ang definition ng walang civil union dyan na definition. Totoo yan. Marriage lang ang may definition. Totoo din yan. So, yun lang yun. Yun lang. And yung annulment based on psychological incapacity is based on canon law. Hindi ba? Bakit ganon? It was called, in canon law, it's called psychological impotence. Kasi lakas na influence ng... And you know why? It's psychological impotence. Uh-huh. Kasi yung paniniwala nila is that the purpose of marriage is procreation. Uh-huh. Diba? Yun yung primary purpose. So, kung imposible yung procreation, nire-recognize yung annulment of marriages. For that's one ground for the recognition of annulment of marriages. Uh-huh. So, kung walang ganun sa canon law, ala tayong annulment. Mm, yun na nga. So, yun, tama ka. So, yung doctrinal. Diba, yung, baka dapat balikan yung family code Kailangan balikan yung constitution. Pag binago mo na yung definition, pati sa constitution. Yung kailangan i-defend yung marriage Why? Why? The state, we involve the state when we decide to get married? Of course not. The state is there to guarantee that the rights and privileges of married people are enforced. Paano are naman yung interest ng Catholic Church pag ganun? Yeah, patay tayo dyan. Yan yung problem. Nag-abala pa tayo may separation of church and state na nakalagay dun sa the separation of church and state shall be inviolable. Paano yung belief naman ng mga Muslims? Sila pwedeng pwede silang maraming divorce. Tsaka meron iba-ibang asawa. Pwede din sila. Ni-recognize natin yan. Sa constitution? Yes. Kasi religious belief. Yes. kung ang religious belief ng mga Katoliko ay magbago? Paano yan? Nilagay natin sa constitution. Siyang sa Muslims, wala sa constitution state, Wala. Kasi, yung sa Muslims, hindi. It's guaranteed lumalabas under the freedom of religion. Ang kuha ko sa'yo ngayon, mukhang haphazard yung constitution natin. What? Hindi Did naman. I say that? Hindi ganon. Hindi ganon. Naman ako nagpaparinig Aha. Hindi ka marunong noon, Hindi. Pero hindi, seryoso. Because, madalian yun They did it what, in how many months? Meron proposal sa Kongreso. Mm. Ang tawag dyan civil. Civil unions, Partnership Act. Partnerships. Yan yung same sex. Mm. Union lang ho yan, civil partnership. Mm-mm. Kumbaga, legal, kontrata. Yan lang ho. Walang kinalaman dyan yung... No, ang daming kailangan ayusin sa ating civil laws. Enriched, in sickness and in health. Till death do us part. In... Kaya nga, yung iba, sa seryosohin nilang in death do us part, pataya na lang. Hindi, seryoso. A lot of spousal abuse, and I'm not referring to any particular gender here. A lot of spousal abuse stems from the fact that we have no divorce. You can't get away. Plus, because there is no divorce, even yung hiwalayan minsan yung social mores natin it's looked it's frowned kasi ho, hiwalay separada yan. Ayan. Ang mga naririnig nating komento ngayon kasi parang inassume na nila yung position ni Francis. Yun na yung position ng Catholic Church. Wrong. Okay? No. Yung kay Pope Francis comment. Yes. It's a comment. Hindi pa ho yan ang position ng simbahan. Correct. So ngayon, sinasabi nila, kailangan itong gobyerno natin should act accordingly. Catholic Church na nga nagsabi. Hindi pa siya doctrinal, ha? Hindi mo Catholic Church ang nagsabi noon. Kumbaga, si Jonathan De La Cruz lang yan. Ano yan? Kailangan, hindi lang i-ano na yan ng Catholic Church. Kailangan yung mga palikuran, toilet, etc. Lahat yan, dapat.
May separate na ano. May separate na mga ano. Hala, so, apat na apat. Apat. Oo, kailangan ganun. Ganun na. Oo. Di ba dati nagkakaroon ng problema pati doon? Umabot sa toilet eh. Umabot sa toilet. Saan jingle? Saan jingle? Oh, di ba, you know, it gets more ridiculous. Ganun na yung buhay. Eh, kung ano yung natural na. Oh, ganun na yung pamuntan eh. Kaya sabi nung una-una, yung sinabi ni Pope Francis, comment number one. Di ba sinasabi natin comment yun? Number two, never. I don't think, maski na si Pope Francis will ever come out with a statement. Sasabi, sige, pwede na kayong maging, married. Hindi. Yung kanila kasi, civil union, okay. Ang pinanggagalingan niya ho kasi, yung mercy. Oo. Tolerance. Tolerance. Anak din ng Diyos siya mga yan. Yun na sinasabi niya. Ba't natin aapihin sa mata ng batas? Yes. Sa mata ng batas. And I think merong konting sneakiness din si Pope dito. Na he's talking about anong konti legal. Di ba legal? Ibig sabihin, out ang religion dyan. Pero what, there is nothing that stops you from making laws to protect them. So yung mga nagsasalita ngayon, sinasabi, ba't ano ba sinasabi nila? Hindi. Vacillating daw siya. May mga galit pa sa Pope. Vacillating when it comes to this. Dati raw, payag siya. Ngayon, tahimik na siya. Ganyan. Pumulo? Aha. Hindi pa. Kayo naman sa panahon ng pandemya. Yan ang iniisip niya. Oo nga, yan pa. may pandemic eh. Nagalit sa inyo si ano? Kanino ba paborito yun? Si Lenny. Kanino nga paborito yun? Hindi naman kay Winner paborito. Okay, Fred. Ay, kanino? Sa'yo, di ba? Fred. Hindi. What? Eh kasi, nung which reminds me, si DILG Sec, si Sec Anyo, nag-set ng meeting with Facebook. Dahil nga dun sa mga tine-takedown na accounts, tapos sinasabi pa na connected kasi sa PNP, kaya tine-takedown yung mga accounts. Okay. So makikipag-meet siya the way the AFP did with Facebook. At ang Facebook now is willing to help reconstruct yung Hands Off Our Children account ng mga parents na nangungulila at saka nagpe-petition na ibalik yung mga anak nila na na-recruit into the underground movements. So, ang hirit, ang report, ewan ko, ang nag-ano lang naman eh, and I beg your pardon for the use of the word, ang nagsasalsal lang naman talaga nito, mainstream. So, humirit ba naman, ang sinasite nila, nagkomento daw ang ilang mga Twitter users. Na, wow, sa panahon ng pandemya, inuna ang Facebook. Ang galing ng spin, ha? I gotta hand it to you. Pero ang kinukot lang nila, apat. Parang ano? Parang narinig ko yung comment ng isang matalino. Sinong matalino yan? Yung mga matatalino, ganyan ang comment. May pandemya, yan pa. Kayo talaga. Okay. So, huwag naman ganyan. Bakit? Hindi naman tumitigil ang mundo, Malay mo. Ay, ganun. Malay mo, kasi tumigil ang reason, na para sa kanila. Para sa kanila. Sana, huwag na silang sumabay sa mundo natin. Okay din sa akin. Hindi, ang problema kasi ni Secretary Anyo, inuuna niya itong mga ito . Dapat, mali priority. Mali priority. Kala ko ba walang plano? Sa panahon ng pandemya. Hindi, una-una. Sabi ng mga bishop, walang plano. Hindi maliwanag yung kanyang mga pinaprioritize. Tapos, yung plano niya, yung plano tungkol sa pandemic, hindi maliwanag naman. Ipa-translate niya muna yan. Bago sa unang-una, unang-una, i-translate ninyo yung takedown. Hindi naman daw takedown. Yun sa Facebook, hindi daw naman nila tinakedown. Ano lang, niyoyo nila. Niyoyo nila. Sige, pwede na yan, pwede na to. In other words, sila na yung nagdumidesisyon, sila yung nagsesensor kung anong pwedeng gawin. Ngayon, ang sinasabi ng mga tiga-Facebook dito sa Manila, wala ho kaming pakialam kasi sa US nang gagaling yung instruction, sinabi sa amin. Yun ang kanila sinasabi. Yun ang hirit nila. Yun ang hirit nila. Ngayon, ano bang alam ng US? Hindi ba nagbibigay kayo ng mga nagbibigay kayo ng mga ng mga sinasabi ninyo ng mga fact checkers ninyo dito? Okay. Yun ang nag-accredit kayo. Nag-accredit kayo.
ng ito kasi yung Poynter Institute eh, yung nag-credit dito sa mga fact checkers natin eh. And Poynter Institute is associated with George Soros. Hmm. So, parang si George Soros. Si George Soros open, is ang investor ng Rappler. Ha? Ang investor ng Rappler. Major investor ng Rappler. Na, although, dinonate na lang daw niya yung shares. Oo. Oh. Eh, di ba nagkakagulo nga ang Facebook at saka Twitter sa Amerika? Oo. Eh, maraming developing countries. Kasardyak eh, surot na yan. Sa ano? Okay, kasi yun ang nilalaro niya yung mga currencies nila. Mm-hmm. And it's affecting millions, if not hundreds of millions of people. Dahil sa gusto niya maglaro ng currency para umaman siya. Kaya galit ang mga developing countries dyan. Correct. So, ano lang? Ngayon, yung kinita niya doon, yun yung ginagamit niya ngayon, para makialam na naman sa mga developing countries. Mm. At saka ba, nakikialam ba siya sa Amerika? Sa policies ng Amerika? Nakikialam ba siya sa policies ng Europe, ng Japan? Well, I'm sure ng China? Tries, no! Dito, nakikialam lang siya doon sa mga bayan na kaya niyang pakialaman. Yung mga mahihina, maliliit. Mm. At pinapakialaman niya sa Amerika yung judicial system. Wala naman nakikinig sa akin. Nag-ano siya? Nag-ano siya ng mga yung mga labanan sa Attorney General, etc. etc. Kasi ano yun eh, butuhan yun eh. Yun. Naglalabi siya doon. Naglalabi siya doon. Yun ang kanyang tinitira. Yan si George Soros. Meron siyang sariling ano eh, meron siyang yung ideological ano eh, bent. Kung anong gusto niya, open. Oo nga, meron ka mang ganun. Eh, pero wag mo namang bent lang ba yun? Grabe ba yun? Wag mo namang pahirapan yung mga developing countries para kumita ka lang sa currency speculation. Diba? And to set up this global liberal party. Oh, yun. Open, ano siya, open democracy. Open society. Open society. Open, society. Borderless. Worlds. Borderless. Ano? We don't even know what he means by that. Well, yeah, isa pa yan. It's so amorphous. Parang on paper, borderless. Okay. Mukhang maganda. Parang ganun eh. Pero it's, mukhang maganda. Yun lang, it's a trap. Uy, open, kailangan. Sa akin, sloganeering. Yan. Period. Wala. Well-defined ba yung kanyang belief, open conviction, society and everything? No. Slogan. So it's para sa akin yun, face saving for the harm that he has done. Yun. Magbabalik ang... a lot of countries. Karambola. One last word on the Pope. Even if it's not doctrinal, he does exert a lot of influence. So yun lang. That's the reason everybody's talking about it. Kaya wag ninyo siyang anuin. Wag ninyo i-interpret yung kanyang... comment. Let's also not over-interpret. Or in-interpret niyo ng katakot-takot eh. As a bagay, leave din naman tayo to talk or think of in any way that we choose. Just don't expect that it's going to be accepted. Before you interpret, you translate. Magbabalik ang Karambola. Oras natin ay 36 na umaga. Karambola sa EWIZ. EWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, umaga. Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin si Impilan, Conrad Bernal, Jonathan de la Cruz, ako po si Trixie Cruz Angel. Oh! Daming kung anik-anik nangyayari. Sinasalsal pa rin yung anti-terror do, ha? Anti-terrorism do. Ano itong sinasabi niya, no? Ni Jenna Parlade tungkol dito kay si Soberano. No? Sige, let's get started with that. Ano sinasabi ba niya? Ay, naku! Don't get me started. Nakakairita eh. Bakit na naman sinasabi itong dalawa to? Hindi si Jenna Parlade. Teka muna. Sige, Trixie muna. Relax ka lang, relax. Yung statement si Jenna Parlade, kasi nga si Liza pala yung pag-pronounce ng pangalan. Liza, o hindi Liza. Liza. O so anyway, si Liza Soberano, nag-guest siya in a webinar ng Gabriela. Okay. Tapos, at the end of it, like I said, it's really nothing to write home about. Scripted. Tapos at the end of it, naghihikayat siya na, yung mga kabataan dyan, sumali kayo sa Gabriela Youth. Mm-hmm. Daming nag-react dito. And I can't blame them. Mm-hmm. Kasi a few months before, or even, wala pang,
Basta lumabas na yung balita from the AFP that yung former SecGen ng Gabriela Youth ay napatay sa encounter. Mm-hmm. So, in other words, she had joined the underground armed insurgency movement. Mm-hmm. So, and matagal nang sinasabi ng AFP, there are links mm-hmm. between Gabriela Youth and Makibaka. Mm-hmm. Yun yung pinofront daw nila ng organization. Mm-hmm. So ang so a lot of people started quote unquote red tagging Lisa Soberano. Oo, Liza yon, pero Lisa Soberano mas madali. Mm. So ngayon ang daming lumabas na defenders, and of course Gabriela goes into a whole spiel saying bakit ganun? Bakit niya nire-red tag? Mm. Okay? And then later on they come up with a statement dahil si General Parlade humirit na rin. Hmm. So ang sabi ni General Parlade, let's not red tag Liza Soberano. It's not fair to her. She's merely supporting advocacy for women's rights. Yes. She has to be protected in the exercise of her rights. Hmm. Is she an NPA? No, of course not. Not yet. Hmm. So let's help educate her and other celebrity targets of the malayang kilusan ng bagong kababaihan, which is Makibaka, which is supposedly the armed and underground version of Gabriela. Mm. The underground mass organization hiding under Gabriela Women's Party. Mm. So Representative Arlene Brosas and Gabriela, shame on you if you haven't informed your recruits about your hidden violent agenda. Sabi ni Jal Parlante. Sabi niya, furthermore, Liza Soberano, there's still a chance to abdicate that group. If you don't, you will suffer the same fate as Josephine Ann Lapira at ELA, former Deputy Secretary General of Gabriela Youth of UP Manila and defender of women's rights, even against sexual predators among her own comrades in the NPA unit she joined, which is clearly stated in her handwritten letter addressed to a certain Emil. Mm. It's a pity she learned about nonsense things like nabbing a firearm, exploitation while already inside the underground. Mm. It was too late. She's dead. Mm. The choice is yours, Liza, and so with you, Catriona. Don't follow the path of Kaela Colmenares Locsin, who took in the underground and NPA Quezon. I am sure Angel Locsin and Neri Colmenares will not tell you this. Mm. Okay. So, two things. Ang reaction so, ng... So, medyo ano yan? Ano nangyari doon? Namatay. Kay Locsin Colmenares. Di ba namatay? Hindi. Si Ella? Oh. Hindi pa ba? Hindi na. Hindi ko alam. Si Ella. Yung si ano? Sino namatay? Yung ka-Ella, si Josephine Ann Lapira. Ah, okay. Pero yung ka-Ella Colmenares... Mm. Ano, kapatid ni Angel, ate ni Angel yon. I think she's still alive. She's still alive. Ang sinasabi ni General Parlade, parang in-out niya, na itong si Angel at saka itong si Choi, yung isang kapatid nila, nasa armed insurgency. Hindi naman niya sinasabi. Ano kinalaman ni Colmenares kay Angel Locsin? Magkamag-anak. Si Choi is the nephew of Angel. Magkamag-anak sila. Nephew, ha? Malapit, ha? Malapit. Malapit lang. Si Angel parating nagka-campaign para kay Choi. Ang reaction ngayon is, wow, ni-red tag ni Jen Carlares. Si Soberano. O kaya, wow, sa ang react ng Gabriela, stop mansplaining. And don't red tag. Parang ganon. Parang ginagawa niya ni red tag na naman ni General Parlade si Liza Soberano. Naintindihan ba ni Liza lahat yung serious issue. Naglabas pa ng statement yung lawyer niya. Alam mo kasi kapag hindi mo naman gaano naintindihan niya. Ingat-ingat ka lang mo. Yun na sa akin. Okay? Uh-oh. Yung women's rights siguro, medyo madaling magsalita . Maano siya doon. Siguro sexual exploitation, mga ganong klase, etc. Pero the deeper, yung message mo, accepted yun. Yung message na women rights, women's rights, okay, accepted lahat yun. Mm. Pero yung...
the means and the group you're associated. Yun ang sinasabi ni General Parlante. Hindi, yun. Yun lang ang sinasabi ni General Parlante. Plus, he's warning, kasi ang daming naglabas, don't threaten her. You're threatening her. Parang ganun, by dahil sa kwento niya tungkol doon kay Kaela, tsaka doon sa kapatid ni Angel, parang tinatakot daw nila si ano, si Soberano. Sa akin, there's a difference between warning her and threatening her. Ang laki nang, there's like a world of difference between those two. Hindi yung si walang, ano, walang nagsasabi na, na a threat is a promise that some pain or ano, discomfort or dire consequences will befall you. A warning is, if you don't do this, then something might happen to you. I'm not going to be the deliverer of that thing. Okay. Diba? So hindi, kasi sa translation, halos pareho eh. So, hindi ka pa humihirit si Lenny dito. Nagsalita yung national translator natin eh. Oh, ano sabi niya? Eh, ano yung manager niya yan? Manager. Hindi naman daw Gabriela si Liza. Oh, now, even her lawyer says she's apolitical. Oh, excuse me. How can you say that she's apolitical when her statements are always in favor of a particular liberalist or so red communist standpoint? Diba? Or socialist standpoint? Diba? Wag na tayong pumunta dyan na she's apolitical. That ship has sailed. Okay? Hindi na ano. Walang maniniwala sa inyo sa ganyan. And nobody is saying na binabati ko siya because of her political stand. What they're saying is that you are inadvertently giving aid and succor to a organization that might possibly have links to an organization already designated pala as a terror organization, terrorist organization. Okay. It has not been a proscribed terrorist organization, pero there's sufficient evidence to designate it as one. So kaloka kayo. And yung, kumbaga, yung mga komento ay tukol dito. It's more about terrorism and the consequences of terrorism rather than any comments that she has been making to, ano, to further the cause of women's rights. Meron bang tumututol sa women's rights? Niloloko nyo naman kami eh. It's, na, it's nothing like that. Tapos itong mansplaining. Oh my gosh. Mansplaining. Really? Ang worry ko about the women's movement is that we're getting far too hypersensitive. Alam mo ba yung mansplaining? Yung when a guy steps in and parang condescends to a woman and then parang explains like she's a 3-year-old that this is what's happening. Misa-misa nangyayari sa akin yung kasi, pero ina-explain niya sa ibang tao na this is what she meant. Yung parang na ano, condescension actually. It's another word for a condescending act of a man towards another woman. Towards a woman. So, para sa akin, may mansplaining ba dito nung sinabi ni General Parlade that ano, we should educate her? Mga madam sa Gabriela, buti sana kung saksakan ng talino tong ano, alaga ninyo. Hindi. Bakit naman? So, ang sinasabi lang ni General Parlade is, let's make all the information available to her regarding the links of your organization. Kasi you're not exactly being honest with her. You're not telling her that you have links to the violent underground movement. Eh sabi ni, yun ang sinasabi sabi ni General Parlante. Sabi nito si Ogie Diaz, hindi porke daw nag-attend ng webinar si Liza, eh miyembro na siya ng Gabriela. But you made, she made pronouncements, oh, kabataan, sumali kayo sa Gabriela Youth. You don't have to be in that organization to have made a statement that people will react to. Diba? Kaya nga, hindi niya naman binanggit yun. Pero guest lang daw siya doon sa webinar ng Gabriela Youth. Mm-hmm. At nagsalita lang daw siya bilang isang babae at kabataan. Yan ang kanyang advocacy. Wala naman daw masama sa sinabi ni Liza. Oo nga. Eh, pero naghihikayat siya. Yun nga eh. So ngayon, kung right niya yung manghikayat, may karapatan din si Parlade na kontrahin yung kanya sinabi. Actually, si General Parlade, malumanay pang... Kasi ano yun eh, parang... Malumanay pang ayan. Hindi, parang gentle reminder. Diba? Uy, Liza, dahan-dahan ka. Baka, baka hindi mo alam. Ganun eh. Pag trinetin niya, sabi, uy, dahan-dahan ka.
Well, may kalalagyan ka. Yan ang pagkakaiba niyan eh. Well, ang dating sa akin nung statement ni General Parladino. Kasi nagsalita si Laise. Inihikayat niya yung mga kabataan. Sumali kayo. Yung sinabi ni Parladi ngayon, actually, kunwari, address kay Liza, mag-ingat ka, ang totoo yung na-address niya doon, baka may na-convince to ng mga kabataan babae, sumali. So, pinapaliwanag niya. Correct. By sermonizing Liza. Kasi parang, yun naman ang ginagawa ng Gabriela kay Liza. Using her to be their mouthpiece. Ginawa niya, sinermonan niya si Liza. Tawagin na natin, Matiti. Malumanay. Parang magulang yan eh, magulang. Pero ang pinaparinggan niya, yung mga... Kabataan! baka hindi nyo alam yung sinasabi nito si Liza, ganito yan. Sermonan yung panganay para marinig ng bunso. Kaya parang banda yun eh. Kaya nga binigyan niya ng example na itong Deputy Secretary General dati, ganito ang nangyari sa kanya. Parang ganun ang sinasabi niya. Baka yan ang pupuntahan ninyo, dahan-dahan lang. Kasi, nainay. Yung mga bata, mura pa isip niya. Eh, iba naman ho yung isip bata. Iba ibig sabihin nun. Sobrang tanda na, isip bata pa rin. Yung mga opisyalista. Meron ganun sa Senado. Meron nga sa Vice President. Pero hindi na natin pag-uusapan. Makaksumikat eh. Ikaw. Hindi nga, minsan, one of the highest officials in the land, and I'm not nasa Amerika daw si Liza ngayon. Para alagaan na kanyang lola. Hindi, ang ayoko sa kanya, she'll do something like this controversial, and then she can't speak for herself. Everybody's speaking for her. Her manager, Gabriela, her lawyer, all of these people. Parang si Lenny lang yan eh. Pero marami lang daw na iinggit. Titirada, tapos magtatago. Baka naiinggit lang daw yung marami dyan dahil maganda siya. Ano daw? Baka naiinggit lang ay marami dyan dahil maganda si Liza. Sige. Marami man hong maganda pero matalino din. Misis ko lang eh. Diba? Sakit naman magsalita. Grabe. Yun na naririnig. Nakikita, babasa ko lang sa comment. Wala ko ibig sabihin doon. Wala. Kasi hindi ka naman marunong magpatama eh. Never. Talaga? Don't do that. You make patama according to you. I don't make patama. You don't? I don't. Okay. Grabe. So but still on the issue of the for lack of a better term, the Reds. Nag-file ng bagong isa pang resolution. Ito talagang Duterte party list pag palibasa medyo late in the game umaariba. File ng bagong resolution. Yung dati nilang resolution is yun na nga, investigating itong mga front organizations. No? Ngayon, investigating in aid of legislation, the vandalisms perpetrated in our cities and across the nation, especially those by so-called artists and youth groups that promote the terrorist New People's Army and its attacks against the government and our government groups. Awry. This is interesting for me. Okay rin to. Gusto ko makita yung bakbakan dito But marami kasing nagsasabi dun sa panig ng mga nagde-defend sa mga estudyante na expression yan. O kaya art yan. Siyempre. Sorry, makala sa inyo? Anything to get away. Get away with it? It's plain and simple malicious mischief. Kaya lang, marunong rin man naman tala tong Duterte party list. A lot of people kasi think na kasama siya sa yung mga sulat na ganon, kasama siya sa Anti-Terrorism Act. Kasi, pero with the IRR, niliwanag na ni SOJ ito, na yung paghihikayat to commit acts of terrorism will be taken into context given yung guarantee ng constitution natin for the freedom of speech. So, kailangan yung manifestation o yung expression, may context siya.
may mahihikayat ba dun sa sinabi? Sino yung nagsabi? Kung anonymous yan, it doesn't necessarily bode well for the credibility of this person. Ano yung circumstances? Magulo na ba? Matataas na ba yung mainit na ulo ng mga tao? Mm-hmm. Ando na ba sila sa point of rebellion? So yung mga expressions na ganon could be construed as a terrorist act. Mm-hmm. Pero yung simpleng may nagsulat sa wall, pero wala naman mako-convince, at saka gawa ng init ng ulo lang nung tao na yun, pero wala namang personality at hindi naman nakakapaghikayat ng ibang tao, will not be considered a terrorist act. Mm-hmm. However, given yun nga, a lot of people are angry dun sa vandalism ng government. Kasi ngayon, nakikita mo, maayos na yung mga ano natin eh. Public infrastructure walls, natin, lumilinis eh. Nakakairita makita yung mga vandalism na yun. It's punishable under the revised penal code as malicious mischief. Art daw yun. Pero art daw yun. Art yan. So ngayon, to make the situation a lot more volatile. Mag-art kayo. Duterte Youth. Mag-gumawa kayo ng art sa sarili nyong pag-aari. Magho doon sa infrastructure. Kung art yan, yung bahay mo, gawa mo ng art. O sa canvas, gumawa ka ng art. Meron yung limitasyon niya, expression ng art. Correct. Okay. Gusto mo, gagawa ako ng art, magpipinta ako sa mukha mo? Yan, kung yan ang against your will. Art yan, ha? Well, art naman yan. It has to be protected. Tatatuan kita sa mukha. Protected expression. Yung ganun dahilan. Okay, yan. Art okay, naman yan, eh. Oo nga, eh. Doon kang gumawa ng art sa bahay mo, sa wall mo. Huwag dito sa... Ang ano nila kasi is they want to push, but this is an important principle ha, kasi nag-issue ng statement yung National President ng College Editors Guild of the Philippines. Uh-huh. Sabi niya, Philippine art has been an instrument in mirroring pressing concerns and contemporary Philippine social realities. Okay. Shall we remain silent still until another artist, propagandist, or cultural worker has been arrested or slaughtered mercilessly? Yeah. Hindi ko alam kung meron ganun pa. So I have to look. The Duterte Youth Party list has one sole purpose of its existence in Congress, in the service of the President. Okay, walang nagsasabi na bawal yung art. Okay, as a matter of fact, ako, I will be the first to defend. Even if that art is, reflects your political, or should, reflect your political inclinations, any political inclinations expressed as art should be welcome. Wala tayong problema with that. Ngayon, they're trying to push it by saying, itong mga vandalism na to, di ba si Banksy? Kilala niyo si Banksy? Hindi eh. He's a graffiti artist. Okay. In other words, yung kanyang canvas is public infrastructure. It's for him, art should be free, it should be an expression, and it should not be limited. But there is a difference. Now, it takes the discussion dun sa larangan ng but is it art? Yeah. Not everything can be art. Not everything is art. And it's sneaky. Kasi ganito kapira nila. Sa'yo, hindi art. Sa akin, art eh. May karapatan ako. May karapatan therefore, ako. Therefore, it's expression. Therefore, it must be protected. Pag ganyan na argument mo, wala lang katapusan hindi accepted yan ng public na art ka, ikaw lang nakakatingin na art ka, gumawa ka ng art, private mo, sarili mo. Ganito yun. Art is a form of communication. Diba? And what is communication? It isn't just one person transmitting. Kasi, kunwari, you are talking to somebody. You have to be, there has to be message received somewhere. Diba? If it is not received, then there is a failure in communications here. Kung ang gusto mo lang ay yung sarili mo na ano mo, etc., iba ang gagawin natin. Tatawagan ko yung sa Mandaluyong. Yung number na binigay mo. National. Kasi kinakausap mo na sarili mo lang. Yan. Kung yun ang pinaninindigan mo, ha? Hindi, akong to eh. Oh, di ba? Di ba? Sa'yo pala eh. Expression eh. Oo. Kung sa'yo pala, huwag mo nang dalhin dito dahil kami, ang tingin namin dyan, kalokohan yan. Huwag mo kami sasama sa kalokohan mo. Ngayon, kung gusto mong yung kalokohan mo, gusto mong ikaw lang, etc. Di pumunta sa bahay mo. Ito, sa bahay mo. By all means. By all means. Doon ka. O, bilhin mo yung buol.
Oh, yun, oo. Ayan po. Oo. Kung nandun ka sa Lagos nila, kasi ngayon po, may mga ads. Binibili yan eh. Yung halimbawa, yung mall, merong ano yan eh, commercial value. Yes, yes. Okay? May mga... outdoor advertising. Outdoor advertiser, malalaking binabayan dyan. Magagawa sila. E, di bilhin mo yun. Doon ka mag-express ng art mo. So, hindi, kaya nga, do not be sidetracked by the issue of whether or not what they write there is art. Malinaw yung revised penal code. So, ano, defacement, destruction of property, punishable yan. Now, it's not, ano, it is not, you cannot say na invalid yung batas natin. Kasi, ano, protected expression, yung freedom expression, of expression ninyo. Maliwanag that the Constitution allows a restriction on the freedom of speech, particularly pag nakalagay na sa batas. Lalo na pang yung Constitution na yan, napakagulo niyan. Magulo yung Constitution eh. Daming kailangan ayusin. Daming kailangan. Diba? Ito magulo yun. So, marami. May mga ganun. Kaya tuloy ang daming expert na ngayon sa Constitution. Pag may nangyari, that's unconstitutional. Marami na expert. Ito yung naasahan ko. Na ngayon, sinasabi nila si Presidente, vacillating, etc. One of these days, isa sa kanila magsasabi, kaya kailangan baguhin yung Constitution, ilagay natin yan. Na, same sex. Ilagay na doon. Ilagay na doon. Para ano yan, enshrined. Enshrined. Kasi naniniwala kami. Para economic policy. Para economic policy. Inscribed in stone. Mahirap burahin. Hindi, ang daldal kasi ng constitution natin. Masyadong ano, verbose. Kasi, eh, dahil sa sobrang daming gigil na gigil yung mga commissioners na maglagay ng mga agenda nila doon. Kahaba-haba ng constitution natin. At saka ano yan, ha? Ang daming mga, as maybe allowed by law, subject to the law, etc. Ang daming ganun na provisions. Diba? Yung mga, nagawala pa tayo maglagay ng provision against political dynasties, pero leaving it up to Congress. Halata kayo. Wala tayong mga oligarchy that participated in the drafting of the Constitution. Kaloka kayo. So, by the way, ha, yung definition ng oligarchy must include some kind of dynastyism. Hindi po oligarko ang iisang tao. Okay? Ah, ganun ba yun? Hirap naman nun. Hirap naman nun. Alamo. Walang mabalik ka ka na. Ang karambola oras natin 9:02 na umaga. Karambola sa DWIZ. DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang karambola, kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Teka muna, marami daw scammers dito sa ating social media. Dinidelete naman namin as we see it, pero syempre ang lakas ng internet ko, di ba? Syempre ang lakas ng salamat, Converge. Maraming admins dito, pero you know, given our spotty internet. Pero at also, hindi nyo din kaagad nakikita pag dinelete namin. You have to refresh it para makita nyo na na-ban na sila. Ngayon, merong isang point na maganda tukol dito sa DPWH. Alam nyo, yan ang flavor of the month ngayon. Ni Presidente. Ng Presidente. Medyo nakatapos siya sa PhilHealth, so DPWH. Wala daw kontrata dyan na walang ayusan. Ay, ganun? Ni lahat niya. As in 100%? Walang kontrata matutuloy dyan kung walang ayusan. So, various degrees of garapala na lang. And therefore, he wants an independent body to investigate DPWH. Underscored na. Kasi yung independent body, hindi ibig sabihin no, Senado, ayaw mag-investigay. Pati Congress Ito ang sinabi ni Greco Belica. Sino ba to, parin Jonat? PACC. Commissioner. Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Sabi niya,
Alam nyo ho, yung mga nangyayari dyan sa DPWH, marami involved. Matataas na official ng DPWH. Contractor. At saka siyempre, mga mambubutas. No? Ano ito? Mambabatas. Senador yan, mga pa-congressman yan. Diba? At saka, kahuli-hulihan, district engineers. Ngayon, yung mga district engineers ho yan. Nasa ilalim. Pons. Kumbaga sa chess, mga pawns. Kasi ang sabi niya, ang argument nito si Greco Belhiga, yung district engineer, madaling ma-influensya kasi ang congressman kaya ipatanggal yan. Congressman, pag hindi ka pumayag sa gusto ni boss, palilipat kita. Siyempre, ipipressure yung DPWH national level. Lipat mo nga itong ulun na to. Ayoko to dito. Kundi yung budget mo, baka ganyan ho, anong nangyayari dyan? So may mga ganyang klaseng dynamics dyan sa arrangement sa DPWH. Okay? Merong hong isang grupo naman na InfraWatch PH. Si Terry. May mga example ho siya na documented na nilabas. Halimbawa, yung mga housing project, iniiwasan niyang bidding, at milyon-milyon, daang milyon. Ang involved. Ano yan? Daang milyon. Actually, yung sinasabi nito, hindi kinumpleto yan eh. Sabi ni Terry, kasi he was talking about yan, housing and HA yan. Pero NHA. Bakit DPWH? DPWH? Tapos may sinasabi din siya tungkol sa lutuan sa BCDA. Hindi sinama yun. Yan daw hong house construction project na yan. Yung napili dyan, ni walang experience. Ang pinaka-experience niya ng construction company na yan, itinayo yung bahay nung may-ari nung construction company. Sabi ko na yung pareho yung materials. Oo, pareho yung materials. Huwag kumukha yung mansion at saka yung city hall. Yung mga project. Maling-mali na nga yun eh. Housing. Ba't DPWH na nagpa-construct? Number two. Ba't ang piniling contractor, ang pinaka-experience, tinayo niya yung sarili niyang bahay. Pwede na pala ako contractor, pare. Diba? Pwede-pwede ka. Pwede-pwede ako. Kasi hindi ka lang nagpatayo. Nakatatlong bahay na itinayo. Kasi experience needed. Hindi ka lang nagpatayo ng sarili mong bahay. Meron ka pang dalawang bahay pinatayo. At the same time, marunong kang mag-remedyo kung may problema. Carpintero. Qualified. Pwede na ako. Qualified ka. Teka, makapag-bid nga. DIY ka pala. Pwede na. Pwede na ako. Pwede na rin. Carpintero sa bahay. At saka hindi lang yon. Mas qualified ka ba dun sa iba? Dahil ikaw, kaya mong gumawa ng ng papel. Correct. Thank you. Ngayon naman. Doktor ng papel, ganon. Marami raw multi-purpose building. Ayun, favorite ko. Meantime, ang dami raw multi-purpose. Ano ba yan? Ano big sabihin ng multi-purpose, pare? Pwedeng basketball court, pwedeng isolation center. Lahat. Lahat pwede. Multi-purpose. Refugees. Ganong klase. Dito raw ho, dyan nagkasingitan. Sabi ni Ping Lacson. Yan. Tinatawag tuloy na pork hunter to eh. Ayaw niya daw yun. Advocacy na ganun. Tama lang ho yun na busisiin yung budget . Ang mali lang sa kanya, yung sinasabing small committee, sabi niya, bawal yun. Matagal na hong ginagawa siya. Ngayon lang niya napansin. Ngayon, ito sinasabi mo, mga andaming singit sa multi-purpose. Payag ako dyan. Okay. Ito yan. Huwag ninyong tignan lang yung hard infra. Okay. Baka mas matindi yung soft. Baka mas matindi yun, ha? Supply. Mag-supply ako ng baterya. Yan. Ito para dito sa
disaster. Malalaking materya to. Etcetera. Okay, magsusupply ako ng batya. Mga ganung klase. Batya? Face mask. Soft, mga soft. So, Seminars, training. Yan. Pwede, allowed pa ba ngayon yun? Oh! Allowed, lalo na ngayon. Pwede ng webinar. Lang at saka, lalo ngayon, webinar. Nakakailan ng DOT, ha? Ang daming ganyan ngayon. Pagkatapos, pagkatapos yung mga, ano, magsusupply ako ng, ano, ng hand gadget. Para maayos, para pagtingnan yung mga ano, yung ano nun, yung ginagawa sa ano? Yung temperature. Temperature. Ganito ang binulgar ni... Thermometer. Ito pare ang binulgar ni... Lacson. Kaya raw na delay ang budget na sinabit ng DPWH. Kasi na pinakahuli yung DPWH nag-submit. Okay. Kasi sinabi marami lang daw inayos. Yun yung kanilang official explanation. Ang sabi ni Lacson, ang kanyang impormasyon, kaya na delay yan, nagkaroon ng haggling. Ano ibig sabihin ng haggling? Yung mga congressman, nagtawaran pa sila ng DPW. Ito, gusto ko itong singit mo to, ganyan. Diyan ho na nagawa raw yung mga multi-purpose. Multi-purpose, yung sinabi ni John. Kung ano man yan, para saan yung multi-purpose? Ngayon. Yan daw nagkatawaran. Nag-huggling. Yan, hindi malayo yun. O ganon? Ngayon, ang mas matinding tawaran, pagdating sa bycam. Kasi kasama na sila eh. Ayun, ang senador. Ang senador. Oy! kaya pala walang investigasyon ng kalukuhan sa DPWH. Wala. DPWH, BC. Yung infra. Public works sa BCDA housing yan di ba maraming ganun? Noon daw naglinis si Duterte diyan tumahimik eh ang mga kalukuhan sa correct. DPWH you remember simula, the early months nagsimula this is ang daming tuwan-tuwa ang ganda mga pati mga contractor tuwan-tuwa ang bibilis din daw ng paglabas ng pera kasi di ba yung ipitan ng pera may drama pa yan okay. May gimikan pa yan ayan bigla nagbalikan daw kasi return of the comeback talaga bigla daw kaya nagalit yun pala yung kwento doon. After so many years, nagbalikan. Kasi nung umpisa, nung Noy-Noy, nagganyan din naman ah. Ano? Nung first 6 months, hinold lahat ang public works sa... Walang nangyayari. Kay Duterte, natutuloy yung project. First pero six walang months laga. Lang ba? Walang six kay Noy-Noy? Talagang hinold. Parang 6 years yata walang, yun. Hindi, ibig sabihin ni Jonathan, hinold, walang binigay na kontrata. Walang binigay na kontrata. So, laglag yung economy. Negative. Nag-cancel pa yung Beijing project. Nag-negative tayo. Negative. Pero, yung pera dapat na nando doon, hindi binigay. Savings! Savings. Ayan. Nabigay kay Napoles. Ayan, mga. Yan. Yan. Yan ang nangyari. Muna kay Ma'am. Butch. Kay Ma'am. Kay Ma'am. Jane. Ano ba? Ma'am. Ano ba? Jenny. Ano? Ma'am. Ano pa yung pangalan first name ni Napoles? Janet. Senior mom. Janet. Ma'am Janet. Ma'am Janet. Sipin mo, Ma'am. Ma'am Janet. Kaya nga ang driver niya. Driver niya, cabinet level. Oo. O, di ba? Saan ka nakakita? Doon na nangyari. At saka dadalo sa mo. Pero nung, ito yung sinasabi, nung simula si Duterte, nilinis niya talaga yan. Mabilis pati. May kontrata, kaya nung ganado-ganado mga contractors. Yes. At saka ang bilis, di ba? Nawala na yung ano sa wakas. In the kaya early nga, days, ang bilis ng mga project. Kaya nga nagkaroon ng ano, build. Ayan, ginanahan sila. Kaya ang gaganda ng mga project na tatapos. Ngayon mukhang bumalik na. Lumabas na yung natural ayan ng DPWH. Kaya nagwawala na naman back itong with mama. A vengeance. Return of the comeback. I wonder, anong naging sanhi nun na naisip nila na pwede na? Ha? O nga, ano yung trigger ano for yung that? Trigger? For them to think na ano, pwede na. Merong mga ano dyan. Yung mga DPWH. My guess is somebody speaking so allegedly on behalf of the president yes. Na pwede. Yes, I think so. May allegedly naglakad. Yan, oo. May naglalakad dyan. Diba, nakakapagtaka yun eh. Dahil noon nga, natuwa na sila eh. Natuwa na ho ang mga contractor dahil nga,
they can do their job properly. Ayaw nga nila yan, sa totoo lang eh. Ngayon, kung may prinsipyo ka, eh magutom ka. Wala kang kontrata. Meantime, yung mga ulol, sila na makakakuha ng lahat ng kontrata. Kung ano-anong kalokohan gagawin dyan, babawasan yung quality and everything. Yan. Basta style nyo, ha? Basta ang ano dyan, do not limit yourselves to DPWH. Lahat ng mga infra, tignan nyo. Lahat ng ano, may infra. Infra. And then look also at the soft. Especially the soft. Kasi yun yung major leak dyan, eh. Oh, kasi pwede. You don't see anything. Oh, tapos na yan. Na-distribute na namin yan, eh. Naayos na yan. At saka hindi, ano yan, hindi totoo kasi ganito, ito yung pumirma nga. Pumirma nga yung mga barangay na nakuha na nila yung mga gamot, eh. Saka yung baterya, eh. Mga baterya. Mga ano. Okay. Sa ano naman. Yung si ano naman, may expose na naman sa Manila Times pa. O hindi kasi, nakita mo ba? Ang sinasabi nila, napakalamya ng ano ng Supreme Court pagdating sa kay Associate Justice Leonin. Samantalang napaka-harsh ang kanilang ginawa dito sa mga ibang lower court judges and justices. Ang halimbawa yung sa... example is Court of Appeals Justice Yap. Hindi, meron din kasing ano, provision sa Code of Ethics for lawyers of professional conduct na you have to act right away. So nagsususpindi din sila ng members of the bar pagka hindi nakapag-file kaagad. So given itong ano, stringent requirements for all members of the bar and the bench, parang napaka-unfair naman for for one person allegedly to have so many aging cases and so many cases na requiring action, even if it's just requiring the parties to comment, masyadong nagtatagal. Eh di ba yun na nga yung point ng ano, remember nung si Justice Tess umupo? Yes. Oh, bibilis. Ano, ariba talaga, because people need to trust the courts to settle their controversies. So that hindi magiging moot, hindi yung 20 years bago ka makakuha ng ano, na decision, ng resulta, na either patay na yung mga parties or ano, you don't care anymore. Di ba? Yung nga yung sinasabi nilang justice delayed. Ayun, yun. It's justice denied. Meron palang ano, qualification. Nagkaroon ng kumbaga, inventory ng Supreme Court ng mga cases. Yes. Oh, kaya so, pala may precise count. Aging and non-aging. Okay. Ibig sabihin nun ng aging, eh sobrang tagal na noon. For disposition na, gagawa na lang ng final resolution that will dispose of the case. Ang total ng aging and non-aging ni Justice Leon, 82. 82, oh yes. Ang kanyang aging, eh 37. Non-aging, 45. Oh, wow. Pinakamagaling dito si CJ. Isa lang ang aging. Ang non-aging, hindi pala. Siya, 5, no? Total. Si Perlas Bernabe, ang pinakamagaling sa tatlo lang. Highest pointer. And walang aging. Senior Associate Justice. Napakasipag pala nito. Yes, yes. Magaling yan. Perlas Bernabe. At yung mga iba naman, not so bad, ha? De Los Santos. Yung mga kamukha nito, si Reyes. 14 lamang. Eh, siguro yan, matatagal talaga yan. Pero ito, 82. Wow. 30-something ang baka aging. Baka naman busy. It's painful for members of the bar and the bench to hear that. Oo nga. Masakit yan. Kasi nga, yung pagka penalized kay Justice Yap. Ng Court of Appeals, na mabigat yung penalty niya, 1-year suspension ng kanyang ano, benefits, tsaka ano, salary. Oo nga. Well, ano. Even... But although that's a lot of cases, 160 cases. Oo. Even if... Pagpalagay na si Justice, she deserved that.
Yung 160 kasi yung cases. Pero bakit yung iba na deserved din ng punishment, bakit wala? Yung nga. Hindi ho namin pinagtatanggol si Justice Shab. Kung talaga nagkamali siya, sorry. Okay. Pero hindi pwedeng siya lang. Pero hindi yun. Yun lang naman ang puntos niya. Yung standard na yun, if it is a standard, apply to all. Saka halimbawa daw yan, 37 cases. Na aging yan. Ibig sabihin yan ho, pwede niya nang desisyonan. Ang problema, wala pa rin decision. 37. Diba? Paano yon kung ano yan? Kung malalaki talaga ang kaso. Ang masasabi ko, kaya nga, baka malalaking kaso o kailangan ng immediate na decision. Dahil maano na yan. Otherwise, it can erupt into something else na problema. Tipong hasyenda. Mga ganong klase. Ano yan eh? Hindi ba kayo nahahabag? Hindi lang nahahabag, hindi ba kayo natatakot ito sa sinabi Mayor Lim? The law is for all. Otherwise, not at all. Mabaho not naman. Not exactly the most grammatical statement. Mabaho nga lang yung grammar, pero maganda yung message. Bakit pa? Why sabi nito si Jomar Canlas, ito ang nire-report namin galing doon sa expose ng Manila Times. Siyempre, nanguna na si Jomar. Si Bobby Tiglao. Oo, binagbabanatan na niya. Nako, nilatayan na gusto to. Halos balatan. Walang integridad dyan at saka low energy. Tamad daw. Tamad. Low energy. Ayun na, tamad na kayo. Ang ibig ba sabihin ng tamad? Tamad! Ikaw na. Tamad. Akala ko kulang lang. Sige, hindi tamad. Ano? Kulang sa batugan. Ay, grabe! Hindi tamad. Aray ko. Di ba kulang lang sa ano yun? Energy? Tamad yun. Tamad ang ibig sabihin? Tamad yun. Ang translation nun, tamad? I-consult natin yung what is a... Anong ibig sabihin ng low energy? Anong ibig sabihin ng low energy? Ang ano ba, depende. Kung gusto mo ba yung sakto lang, precise word, sa akin tamad. Ayun. Kung gusto mo ng affectatious maring may iba yan. Ano yan? Baka kaya, ano kaya yung low energy? Low energy. Baka mahina. Matamlay. Matamlay. Yeah. Matamlay. 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 Tamad lang yun. Sa akin, tamad yun. Matamlay. Ano pa? Jesus. Okay. 37. Aging? Hindi, for me ha, ito lang, personal opinion. It's not fair. It's not fair because you exact such high standards from other members. Not just of the judiciary, but also of the bar. Life and death, professional life and death, ang hawak ng mga taong to. So they have to be, they are required to be at the same level of the people whose standards you want to follow. You're exacting a lot of things. You want certain standards to be observed by the bench and the bar. You are not exempt. Diba? Or at least, let's not make it look like you're exempt. There might be something here that we're not seeing. And we would like to give the justices the benefit of the doubt. We have to give them the benefit of the doubt. But, wag naman nilang i-tax yun natin. Wag nyo naman itulak to the point na, wala na kayong paniwala sa inyo. People will be jaded. We need to be able to trust you. Sabi ni Jomar Canlas, dyan si Leonel, nung kaso ni Yap doon sa Court of Appeals, ang boto niya, dismissal. Ah, so he voted. Dismissal. Mismo. For her to be dismissed. Decision suspension lang. One year. No pay. So very, I understand the need to have high standards, but you also have to live up to for the yourself. Same standards. Dapat applicable din sa sarili mo. Wala kaming choice kundi tanggapin yung decisions no matter whether they're right or wrong or not based on any standards. Basta magtrabaho ka. Yeah, but we expect them, kasi ako, as a person who can be disciplined by the court, I will expect the court to observe the same the same standards that they expect me to follow. I get you. Diba? I get you.
You're not above. Ma'am Trixie. Di ba? You're not above the law. Yun, yun. Hindi pwede yung ano, yung exempted. You do as I say, not as I do. Ay, mahirap yun. Patay-patay tayo dyan. Magulang ko. Mga pari nun sa... So, talaga, Jonathan, pinaalala mo pa sa akin yan. Naging church issue bigla. Kasi mga ex-cathedra statements. Oh, yan. Ang dami na natin kailangan i-translate na, Winera. Dami we are not above the law. Diba? The law is for all. Otherwise, not at all. So, ano? May nag-comment, baka naman daw si Justice Leonel. Eh, kaya ganyan. Sabi ni Bobby, ano yun? Low energy. Low energy. Baka kaya ganyan. Idol niya si Noynoy Aquino. No energy. Or no energy for public works. Ano lang? Lots of energy for his PlayStation. Napakaganda ng mga diplomatic ano eh, ng matamlay. Matamlay. Oh. Matamlay, no energy. May konting ano lang, inaalala. Inaano natin to because this is the impression that is given. Yes. Tamad and, lang ano, yun. Diba? Ako, tamad ako eh. Batugan na yun. Pero pagdating sa basketball, okay. So baka situational low energy. Di ba? Nireserve ko yung aking energy. It just so happens that he's a justice and is expected to have high energy as far as cases are concerned. But after all, if you can come out with a reflection. Even before the cases. May reflection ka na. May reflection ka na. So, yung... Di ba? Hindi raw low energy. Kayo naman, situational low energy. Hindi raw, hindi lang daw energy ang low kay Pinoy. Oh, no. At sige nga, ano ba? Low? There's such thing as low IQ. There's such thing as... Tama, not the brightest bulb on the tree. Bagay sila ni Lisa Soberano. Uy! Ito, magsalita ka! Kung magsalita ka, komo maganda ka daw at matalino. Ginaganyan mo si Liza? Grabe! Sobra ka naman grabe daw. Grabe kayo ang backhanded compliment. Sa amin ang mga comment dito, mapang-api ka. Oh. Ako! Komo maganda ka daw at matalino ka. Ginaganyan mo si Liza? Oh. Ay, pinapatunayan yung mga ganyan ha. May kape ba kayo dyan? Pakapi kayo para maniwala ako sa inyo. Hindi, ako I expect na no public figures to understand the limits of their of their expressions. You want to express the solidarity for women's rights. I have no issue with that. But if you do, be prepared to defend it. And be prepared to defend yourself. Speak for yourself. What the hell's going on, 'di ba? Parang, I defend women's rights. Women are equal in all aspects except pag tititira na ako, I will get the men to do it. Ogie Diaz, her lawyer is male, all of these other people, except of course for the members of Gabriela, who are defending her are male. Ano yan? Get with it, girl. You want to say that you're more than the equal of men? Get up on your pedestal and tell us what it's about. Otherwise, the hell with it. Sabi ni Lemuel, 37 lang naman pala. Kulang pa. Lagdagan na. 37, ilan lang yun? Sa abogado, isang case lang. Lagpas lang sa isang buwan. 30 days, 31 days, isang buwan. Lagpas lang na ilang araw. Sa isang buwan, 37. Eh, mano kung magagawa niya yan in one day. Decisionan niya. Dali lang yan. Hindi pa kami decision din yan. Pakocomment niya ulit yung mga... at least meron umaandar. Ang problema, nababalihiran niyan dahil baka mamaya may mga talagang kaso na na-decisionan niya hindi lang niya inilalabas. Mas masakit yun. Mas masakit yung worse. Naghihintay ka ng yung ganon. Mas mahirap yun. Kaya hindi nga maliwanag kung anong gagawin niya eh. Kaya habang nagtatagal, lalo kang malalagay sa alangan eh. Ayun. Hindi daw may yung iba pang low para doon kay Noynoy. Yung number of hairs on his head.
Aray? Aray? Aray ko. Aray, lamang ka, ah. Mat namang ganun. Hindi, low score sa ano? Low score sa PlayStation. Wala yata. Yun ang nga ginagawa. To di be pa fair, na ano, master, mataas eh. Daw yung ano, mataas yung low score niya, niya sa ano. Talo siya ni Diyos. Nakakapag-talo siya kay Diyos. Talo siya kay Diyos. So, di low score. Huwag ka, ha? Meron pa daw. Allegedly. Low waist. Low waist gang. Uy, gwapo yung mga yun, ha? Walang ano, walang sinabi. Uh-huh. Nakita ko yung mga ano, yung mga lumang ano publicity pictures ni na Erap at ni na FPJ. FPJ, Erap. I suggest you have a look. Berting Labra. Grabing gugwapo pala nila nun. Luis Salvador Jr. Luis Salvador Jr. Saldi Shornak. Saldi Shornak. Wala, they made them differently. Uh-huh. Iba talaga level. Wala akong masabi. Magbabalik ang karambola. Ngayon ang mga artista natin eh, ano? Lisa Soberano. Nag-guest sa... Nag-guest sa webinar. Agabalik ang karambola. Aras natin. 9:32 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Karambola, uy umaga. Karambola. Babalik ang karambola, kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Yun ang buhok ni Justice Leonel, hindi issue, ha? Ay! Bakit ginagawang issue? Magkasing dami kayo eh. Hindi daw, maski sa buhok daw, talo ko, sabi nito si Angela Candy. Pag umuwi ka ulit dito sa Pilipinas, makikita mo, Angela, may buhok na ako. Pagkasubat si Angela? Nasa Australia. Australia. Kung pumunta na rito yan eh. Niloloko ako eh. Pagdating daw sa buhok, talong-talo ko eh. Pag nakabuhok ako, hindi totoo, magkasing dami lang sila. Isa ka pa eh. What? Nakita niyo na ba? Ano ba ito? Dito, walang lamang. Kaya talaga, paano magiging talo si Boss Conrad? Eh pareho sila ng dami ng buhok. Sige ka. Angela, may cookies tayo. Teka, change topic. Wag ng buhok. Sabi ho ng... sensitive ka. Yeah, accepted ko na yan. Nagbibiro okay. Lang ho ako. Sige. Pero tandaan nyo yan. Kayo talaga. Angela Kahanding, tandaan mo yan. Okay. Nagwa-warning lang siya. Hindi siya patay daw, na. Nandito na raw siya sa Pinas. Sabi niya? Sabi. Patay, nandito na. Okay. Sabi ng ano mga senador ho, at saka ng DA, nag-agree na sila at ang problema ng rice importation ang papayagan lang daw eh traders at corporations ang mag-import ng rice. Nak! Sino nagsasabi niyan? Nag-agree na ang Department of Agriculture at saka ang Senado. Oy, at sino? Kumbaga, ang sinisisi talaga yung cooperatives daw. Oh, kayo naman. It's not the, ano, it's not the volume the of traders and importers lang ang pwede mag-import. Yung ngayong cooperatives daw ho, talagang, tingnan ko, ewan, gano'ng kalaki ba volume ng importation ng cooperatives? Sinabi ba nila? Hindi. Hindi. Nakahanap sila, in other words, ng scapegoat. Hindi lang yun. Hindi tumatag pa ngayon yung position nila kasi may mga na-exclude pa dun sa listahan na pwede mag-import. Kami na lang eh. Sila na lang. Oh, so grabe itong mga to. Ang tuso. Magbigay muna kayo ng listahan ng mga nag-import pag wala nung nagkaroon ng rice tariff. Ay, hindi raw. Co-op lang hindi talaga. Oo, co-op lang ang may kasalanan kasi niya. Kasi listahan na yun. Eh, ginagawa kasing dami. Ang mga ko. Sabi nila. Wala silang prueba pa yan eh. They have to come out with a listing. Kasi ma-check natin, itong co-op na ito,
ito ba kaya talaga mag-import dito ng 100,000? Okay. Alam niyo, ganito na ang situation. Nung nag-open na ang importation, dati kasi ginagamit siyang co-op dahil sarado importation. Okay. Ang mga co-ops pwede. So, mga matutusong importer, gagamitin yung co-op to import. Yes. Bukas na ngayon. Wala ikaw na ba, yan, trader ka, gusto mo pang gamitin yung co-op, malaki. Magbabayad ka pa doon? Magbabayad ka pa? Anong katarantaduhan na naman niya mga conclusion nila? Kaluma na to style niyo, ha? Originally, kaya may co-op. Sinisisi ang co-op na wala nang. Originally, kaya may co-op. Kasi sinasabi dati, para mabigyan sila ng pagkakataon na makabawi. At the same time, ayusin nila yung kanilang mga trabaho pagdating sa pag-ano ng palay. Originally. Ngayon nagamit sila. Nagamit ng mga traders. Nagamit ng mga traders. Tama yan eh. Ngayon na open. Bukas na. Gagamitin pa rin ninyo sila. Ng trade. Ginagamit sila para pagtakpan. Pasisihin. Para sisihin. Galing ho. Yan ang ang pinakamaganda. Very welcome daw yan, sabi ni Cynthia Villar. Yung development na yan. Hindi po. Na mula ngayon, hindi na pwede mag-import. Traders na lang at saka korporasyon. Ang gawin po natin. Sino ang korporasyon? Ulitin ko lang, ang pinakamalakas mag-import. Sina? Sino kaya? Tanungin natin kaya. Si Senator Villar. Gumawa po kayo ng listahan ng lahat ng mga nabigyan ng import permits. Ito kaya galit na galit ang maraming tao pagdating sa importation . Kasi yan ang ginagamit, parang customs na to . Meron toll. Bibigyan ka ng import permit ganito ganyan, etc. At saka anong importation natin ngayon? Matagal na natin sinasabi, ang Department of Agriculture nagiging Department of Agricultural Importations. Yeah. Sa halip na Department of Agriculture, palawakin natin ang ating production pagdating sa agricultural products, etc., etc., mas gusto natin na magkaroon ng mga importation. Ayan. Ganito pa nangyari, pare. Alam mo yung CDA? Cooperative Development Authority. Ang chairman niya si Ravena. Rabanera. Si Rabanera. Ano yung name? Orlando Rabanera. Okay. Ng Cooperative Development Authority. Siyang pinuno noon. Okay. Doon sa hearing sa Senado, siyempre, ang namamahala ng hearing ay yung si Villar. Head ng Committee on Agriculture. Nagsasalita itong si Rabanera. Ino-oppose niya yung sinasabing hindi na pwede mag-import ang ng bigas ang co-op. Okay. Nung nag-object siya dyan, binara siya ni Villar. Ano sabi? Sabi niya, wag ka na magsasalita. Don't bring, wala na yan. Tapos na yung issue na yan. Wow. Iyan magagaling na co-ops, hindi naman nag-i-import. Tigilan na yan. Napag-usapan na yan. Ang allowed lang mag-import ay, siyempre, kusino yan. At saka the rice tariff. Leave rice importation to the traders. Ayan. Pinag-usapan na yan. Sabi daw, ayan. Wow. Nagalit tuloy. Wow. Wow. Ito si Rabanera, ni ginagalit mo si si Ma'am Cynthia. Puro kayo lupa. Puro kayo lupa. Tsaka huwag na kayo mag-research, ha? Unang-una, fair ba yun? Open ang importation, pero meron kang ban na isang grupo. Is that fair? No, is that legal? That's class legislation. Is that even legal? No. Under the law. Hindi, pwede ba sa law na mag-exclude? Hindi. Kaya na-import liberalization. Lahat kayo pwede. Korporasyon ni Villar, whoever, traders, cartel, lahat kayo pwede mag-import. Distinction on why cooperatives have to be excluded. Pwera lang itong cooperative. Ito may kasalanan. Kasi sila eh. Sumusobro. Nagpapagamit sila. Ayan! Nagpapagamit sila noon. Parang dapat, pag nagpagamit kayo, sa amin lang kayo magpagamit. Maling-mali kayo. Oops. Hello! Hindi naman halata yung vested interest dito. Hindi naman halata, di ba?
Halatang halata ba? Hindi. Kayong koop, wala kayong kapabilitan. Parang ang ano, napakaswabe. Hindi masyadong halata, di ba? Hindi. Galing nga eh. At para... saka, ano, wala kayong kapabilidad. Nagpapagamit lang kayo. Ayan. Yeah. Ay, nako. Standard clause yan. Kami lang may kapabilidad. Kami lang may capacity dyan. Kulang na lang sabihin niya, may pera ba kayo? Eh, buti nga, hindi ginamit yung linya ni Darre. Which is patriotism. Kailangan ng patriotism para ma-solve yung problema natin. Nahihirapan ang mga rice farmers kasi bumagsak ang presyo ng bigas. Salamat na lamang sa importation, bumagsak ang presyo ng bigas. Sabi ni Pat, dapat yung mga traders na yan, yung mga importers na yan. Ito medyo ano, pagmamahal sa bayan. Dahan-dahan lang kayo. Mamahal sa bayan. Dahan-dahan lang kayo mag-import. Dahan-dahan. For the country. Importation. Ibig sabihin ba nito si Darcy, Senator Villar, eh, hindi mahal ang Pilipinas? Dahil mas mahal pa nga eh. Mas mahal yung pag-import niya. At saka, ang ibig ba ninyong sabihin, eh, yung mga co-op, eh, wala man lang pagtingin. Walang patriotism to mga co-op na to. Wala. Hindi, pero yung pronouncement nga ni Sec. Dar, di ba? Importation should be a last resort. Except para dito kay na Ma'am Cynthia. Leave importation to the traders. Naks. Tapos. Ang issue. Tapos na. Huwag na kayong co-op mag-import. Mag-ano na lang, file na lang tayo ng bagong batas or resolution para dagdagan yung pangalan ng Department of Agriculture. Ano sasabihin? Isasama na natin yung and importation. Department of Agriculture and importation. Pero only for the traders. Exclusively for... for the traders and corporations. Ayan. Yeah. Okay na. The best. Palakpakan. Everybody else. Importation is the last resort. Ang sinasabi nga natin eh, palakasin mo yung local production mo. Yun ang sinasabi natin eh. O, yung importation okay lang, para lang pangdagdag. Pero ang talaga main mo dapat ay local production mo. In anything. Okay. Kasi lalong-lalo na sa pagkain. Kasi we're talking about food security. Ay, nako. Eh, importation ba ang magiging ano mo? Pundasyon mo para sa food security, hindi pwede yun. Lang niya itong mga co-op na to, gusto pang kumita. Traders lang pwede nun, ha? Korporasyon lang ang pwede kumita. Bakit? May pera pa kayo? Lang niya kayo, ha? Co-op na nga kayo, gusto nyo pang kumita. Tuntua nga ako dyan sa, ano, sa Committee on Agriculture sa Senado. Ang daming sound bites, no? Ang dami, madami. Ang dami. Kilig nila. Pinag-usapan na yan eh. Basta. Di ba? Korporasyon lang ang pwedeng mag... Nihintay ko yung soundbite niya dun sa Land Use Act eh. Aha. Diba? So, wala pa yun. Wala pa. Alam mo, palagi ko babarahin ulit nila. Panahon pa ni Jonathan eh. Alin-alin niya. Parang ang tagal naman. Ngayon, hindi. Lumipas na yung panahon ni Jonathan eh. Ngayon, yung Land Use. Ah, wala na yan. Wala na yan. Wala na. Kahit sinasabi na ng Presidente, oh, ipasa niyo naman yung Land Use Act. This is not the time. Pandemic eh. Ano? Panahon ng pandemya? Panahon ng pandemya yung pag-uusapan natin. Huwag na. Kasi nanawagan ang Department of Environment and Natural Resources kasi nilalabas nila yung mga lists ng mga ating vulnerable and endangered species, both flora and fauna. Para ano, yung ating indigenous cats, yung marami sa atin are in the vulnerable list. Alin? In Sibet. Among others, yan ba yung Maral? Yung musang. Ano yung musang? Musang din. That's the... It's in Palawan, di ba? Parang Sibet cat siya. Unique in Palawan. Marami tayo mga indigenous. Maral nga dun sa ano eh, sa Visayas naman yan, Cebu. Endemic to Cebu. Now, the reason nagiging... Yes, marami ganun. Ganun pa, oo. Pero vulnerable species siya. And the reason nagdi-diminish sila is nauubos yung habitat nila. Ngayon, yung National Land Use Act will make the forest lines permanent. Hindi na natin pwedeng i-convert itong forest into housing. But that's unfair. Sa ano? Sa kami makakapagtayo ng bahay? Importation na lang.
Mag-import tayo ng bahay? Mag-import na ng lupa, tayo. Pwede ba mag-import na lupa? Eh, gawan natin ang paraan. Kaya naman nila eh. Department of Agriculture and Importation. Sama na nila yung lupa. Puro kayo lupa eh. So, a lot of our endangered and vulnerable species are endangered because they're losing their habitat. Yes. Buti nga buhay pa sila eh. Mm-hmm. Kasi in the early part of the 20th century and all the way up to the 70s, yung pag-decimate ng ating mga ano virgin forests ay ano gawa yan ng ano nung ano ba tawag dito yung term with the US, yung parity rights. Parity rights. Mm. Kasi ang US citizens at the time had the same rights as locals in the extraction of natural tira resources. Tira sila ng tira noon. Mm. So naubos yung forest land natin. But in spite of that, marami pa rin nag-survive na indigenous species natin. And they are only found here. Ayun. So as a matter of our own survival, we have to pass the Land Use Act para permanent na yung forests natin. Mm. At saka hindi na sila mababawasan because sa totoo lang, ang laki nang nabawas sa atin. At nababawasan araw-araw. Continuing yan, continuing. Daily yan, ha? Daily. So, kung ano, wala kasing boto yung mga civet cats, eh. Hmm. Kaya hindi na po protektahan. Grabe. So, tayo boboto para sa kanila. Tayo kaysa magsasalita. Naman magtatayo kasi ng bahay yung mga developers. Mga civet cats. Paano sila magiging... List of billionaires in the Forbes International. Paano? Kung hindi mo papayagang magsira ng forest, agricultural land, para makapagpatayo ng bahay, building, condo, and everything. At saka ano yan? Mawawa naman sila. Mawawala sila sa list of billionaires. At saka magkakaproblema tayo kasi baka mamaya, pag nagkaroon ng... Land Use Act at lahat. Baka dyan na naman pumunta yung mga co-op na yan. Ayan, loko talaga yung mga co-op diba? Na yan. Baka kung saan sila pumunta. Walang kadisiplina yung mga yan. Dapat sa inyo, spiritual strengthening. Oh. Kulang kayo sa spiritual. Una-una, ba't kayo nag-i-import? Ayan. Ano ba kayo? Dapat kayo production kayo, hindi kayo importation. Co-op kayo eh. Co-op kayo eh. Diba? Anong papagamit kayo dyan? Mm. Yeah, nagagalit na yan ha. Nagagalit na si Senator Villar sa inyo. Maski na lahat pwede mag-import, eh hindi kayo pwede. Kayo lang ang hindi pwede. Kayo lang ang hindi pwede. Nagpapagamit kayo. Ayan. Oo. Buti nga sa inyo. Eto, sabi ng DTI, iinit na raw ang mga malls. Iinit? Papabababain yung aircon. Oo. Bakit? Para hindi masyadong magkaroon. Para hindi recirculated. Dati kasi, ang requirement, dapat 24 degrees ang setting sa mall. Kaya ako nagja-jacket ako sa mall. Eh. Okay. Ngayon, hindi na pwede yan. Ngayon ho, 26 degrees na. Okay? Para hindi... Yan ho, ang bagong reglamento. Para hindi kayo mag-standby sa mall, social distancing at lahat ngayon. Kaya... Ay, tuli. Ano daw ho, bagong reglamento ng government? Naka-turn on ang wifi ng mall, mababa ang setting ng aircon para daw sa holiday season. Ngayon, bawal pa rin yung katropa ni paring Jonat. 65 years old and above. Hindi pwede sa mall. Pa rin. Hindi pa rin pwede. Although, it depends on the local government. Pwede sila mag-set ng higher limit sa age. Alam mo yung 65, napakababa nun ah. Okay. Covered kami kasi ni parang Jonat dun. Hindi mo malaman kung ano yung... Pero siyempre, meron pa rin social distancing and everything sa malls. Okay. Okay. Ang problema niyan, hindi mo alam kung 65 ka, 68, itong mga ganun yung restrictions, hindi mo maintindihan yan eh. Okay. Well, meron isang tinutulak ko ang Philippine Chamber of Commerce. Mm. Eh, baka pwede naman daw patawarin yung mga rent. Dahil nung sarado yung mga tenants ng mall. Mm. Kasi ang policy ho ng IATF, which is very questionable. Mm. Ang renta ng mall, dyan sa mall, bahala kayo. Mm. Ha?
Sa ibang bagay, eh, dinidiktahan nyo kami. Oo. Pagdating ngayon, sa malalaking negosyo, kamukha ng mall, bahala kayo. Special sila eh. Ayan. Ngayon, the PCCI is taking up the cudgels for these tenants. Humihingi ng relief. Okay. Eh, kung pwede raw bang a certain percentage na lang. Nung sales nila, ang bayad. Muna. Okay. Muna. So, relief muna doon sa renta. Kasi hirap na hirap nga naman eh. Bukas ka nga. Pero mga operating costs. Wala naman sales. Okay. Ayan ang issue ho ngayon. Mukhang hindi decisive yung IATF dito. Hindi kasing decisive ni Senator Villar sa pagkundina ng mga co-ops. Itong mga diba? Itong IATF na ito, napaka low energy nito. Pagdating sa mall, Pwede ka may dadagdag ako para ano, para may baong sama ng loob over the weekend. Ang Zoe pala, which is now ano ba 'yon? A2Z. A2Z. Is tax exempt. As a religious broadcasting entity. As a matter of... Hindi, mabuti bringing out mo yan, Tracy. Kasi there are three issues regarding the so-called black time agreement between the ABS-CBN and SOE. Okay. In Channel 11. Kasi under the NTC rules, ang black time is limited to a certain number of hours in a particular free TV channel. So, hindi pwede pala yung buong 24-hour hindi period yung black time. So, hindi na black time ang tawag doon. Ang tawag doon, para kang Amkara. Oo. Amkara na ang mga tawag mo doon. You took over the channel. You were not able to get from the, no? What you cannot do directly, you cannot do indirectly. Directly, tinira mo yon. Tapos, pangalawa, yung issue tungkol doon sa tax exempt. Ayan na. Yan ang malaking issue yan, ha? Oo, kasi ang laki ng ano, the tax exempt means you're exempt from income, all manner of taxes. Including pagkano mo. Tapos pangatlo, what transmitter are you using? You're using, they're using the ABS-CBN transmitter. Because under this arrangement, ito na nga, this is the classic Amkara. Kaya next week dapat mapag-ano natin yan because ang sinasabi ngayon ng iba, NTC, anong ginagawa nyo? I smell a lawsuit. Yeah. And this is fairly easy. Hindi, bago na naman presidi sa mga telco. Oy. Ano? Ang laki na raw na improvement nila sa... Dami daw investments nun sa telco dito. Ang dami. Presidi na naman. Ang dami naming tinayo na ano. Yeah. Ganon? Pero ganon pa rin servisyo. Ay, nako. Okay. Karambolista, lalo na kay Attorney Trixie. Yun. Yan. This is something different. Okay, I think you'll like this. It's not about your looks. Sabi niya, okay lang always napakatapang mo daw. Yan. Yeah. Isa kang idolo. Na. Huwag naman. Ang tapang mo dapat tularan. Ng mga taong upal. Maganda na sana eh. Doon na sila sa huling buwan ng mga taong upal. Ang labo. Parang ako pa yung... Kailangan basahin ko yun. Dahil walang impact kung hindi ko binasa yung huling salita. Eh. Hindi ba? Walang impact. Kaloka kayo ha. Wala naman akong issue when you make comments about my looks or anything like that. Bahagi yan. Kaya lang, yung hindi nyo ako naririnig, tapos ang naaalala nyo lang kung ano ayos ng buhok ko. O yung cleavage, o yung mga ganon. Huwag naman ganon. Dapat naririnig nyo din ako. Okay, every time I say something, may hihir. Uy, yung galing ni Boss Jonat, no? Ha? Conrad! Sabi nito. Hindi nga pwedeng bumili ng wall. Oo. Kasi mahirap lang sila na tagalunsod. Yan. Bumili ng wall. Yung tungkol dun sa graffiti. Yung space. Space. Graffiti. Mahirap lang sila. Kung mahirap sila, saan sila pumili? Bumili, paano sila nakabili ng pintura? Ayan. Kung mahirap kayo, bakit kayo nag-aaksaya ng panahon? Pipinta-pinta kayo dyan sa wall. Hindi kayo maghanap buhay na lang.
Ngayon, katwiran nyo, hindi ko kaya bumili ng wall. Dito na lang ako magpipinta eh. Kaya... Mas mura ang canvas, dear. What? Sa kayo, what? Ano? Kaya mo dun sa wall sa bahay mo, sa kwarto mo, pwede rin. Tapos post nyo sa internet. Oh, di meron pang kayong... Karambola! Masyadong stretch ho yung sabi, tawaging art ang graffiti na... Lalo na yung mga espousing ano... Espousing political... Oh. Ano, masyadong so, lalo na yung US tuta ng kano. Art ba yun? Karambola, baka magreklamo ang mga tamad sa inyo kung insultuhin nyo sila dahil inihahambing ninyo sila kay Justice Leone. Ay, naku, baka magalit. Baka magalit kayo mga tamad. Oh, mga tamad. Ako, galit ako eh. Ako hindi. Ano lang, this is really just interesting to see. Kasi nga, wala, ang members of the bar have virtually no voice in the policy of the Supreme Court. Kami yung on the receiving end. Sa ibang jurisdictions, the bench and the bar, hiwala yan. So yung ano, yung version nila ng integrated bar is independent of the Supreme Court. Dito, the IBP is under the Supreme Court. And so we have to suffer whatever ano, whatever pronouncements they make. Of course, we also benefit. Pero we have no say. Mali daw ako. Mali ka, Boss Conrad. Yung mga nagpipinta daw sa wall, hindi na kailangan maghanap buhay dahil yun na yung hanap buhay nila. Nababayaran sila para... Mahusay din kayo, mang inis ha. Nababayaran sila para magpintura. Okay. Ng graffiti. Ayun na pala hanap buhay. Ay, na may political ano. Ay, ito. Sabi ni 2233, Karambola, sana all ng radio stations tulad ninyo walang kinikilingan. Patas sa lahat ng issue at well-researched po. Mm-hmm. Ay, salamat naman. Ay, teka, babating ko. Mayan mo, hindi ka na namin hihinga ng kape. So, yung mga ano na, nakarinig naman ng kape, etong si I4 Santiago, Ria Moore David, Marites Lucas, Gideon David Samson na nagbigay ng pang-shampoo kay Boss Conrad. Pusya! Wala si Mon Samson? Wala eh. Hindi ko nakikita eh. So, si Pushy Yugi, maraming salamat po sa pakapin ninyo. Susunod, pizza naman. Anong klase shampoo ang gusto niyo? Meron ba shampoo na nakakapagpatubo? Meron. Eh baka ako sa ilong tubuan. Salamat sa pagsubaybay sa Karambola all week. Antabayan ang susunod na programa. Yes, Yaw Tapasyo with Doc Chelhano. Miss Tala Saldivar and Attorney Ferdy Tapasyo. Attorney Nick will be manning tambayan later at 12 o'clock. Please join him. We'll see you. Have a good weekend. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalata sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.